Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay dito sa channel na to. Ako nga pala si Zanjo. Itong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong Valentine's Day mismo sa isang part ng Rizal. Madaling araw pa lang e binabagtas na namin ang kahabaan ng Marilake Highway. Isang surprise staycation kasi ang regalo ko sa asawa ko. Mahilig kasi siya sa nature, kaya sigurado akong mag-i-enjoy siya ng husto sa pagdadalahan ko sa kanya. Pagdating namin dun, e kitang-kita ko ang saya ni Sarah. Maganda kasi talaga yung lugar, pati na ang maliit na bahay na style cabin. Mga private yun na magkakahilera at mandang dulo yung napili ko. Inaya ko na si Sarah na pumasok para makapag-almusal. Pero pagpasok namin sa loob, inadismaya ako dahil kung anong ganda ng bahay sa labas. Siya namang kinakreepy nang dating sa loob. Gusto kong magreklamo kasi hindi naman ganoon ang itsura noon nung magpabuka ko. Pero sabi ni Sarah, ay okay naman sa kanya yung bahay. Hayaan na lang. Tutalan doon na kami. I-appreciate na lang namin yung ganda ng view sa labas kaysa masira pa araw namin. Habang nasa terrace si Sarah at ini-enjoy ang sunrise, ay nagtitimpla naman ako ng kape. Kumpleto naman lahat ng nasa package na kinuha ko. Maliban nga lang sa ambience ng loob ng bahay, naiewan ko ba at nabibigatan ako. Palabas na ako sa terrace, dala ang kape namin ni Sarah. Nang matigilan ako sa gitna ng sala, para kasing may nakita akong dumaan na anino sa likod ko, papunta sa kwarto. Pero tinawag na ako ni Sarah kaya hindi ko nalang pinansin. Nawala din sa isip ko yon dahil naglambingan na kaming mag-asawa habang ini-enjoy yung kape at magandang view doon. Pero maya-maya ay nagulantang kami sa malakas na kalabog galing sa loob. Doon lang mismo sa likod ng sliding door. Agad akong napatayo para tignan kung ano yun, pero wala akong nakitang kahit ano na pwedeng bumagsak. Nagkatinginan kami ni Sarah. Tinanong ko siya kung gusto ba niya magpalipat ng cabin dahil nahalata ko na medyo natakot siya, pero ayaw niya. Baka mali lang daw kami ng dinig at hindi naman doon yung bumagsak. Nung lunch e dun kami kumain sa restaurant dun din sa vicinity na yon. Pagbalik namin sa cabin, e nag-afternoon nap kami. Habang natutulog kami, e bigla na lang akong nagising dahil sa pakiramdam na parang may nakatingin sa amin. Bumangon ako at nahagip pa ng mata ko ang paglabas ng isang tila anino. Dali-dali akong tumayo at hinabol ito, pero paglabas ko ng sala ay wala naman akong nakita. Nagising na din si Sarah at nagtanong kung anong nangyayari, pero itinanggi ko. Nagpa siya kaming lumabas para ma-enjoy yung paligid. Ilang hakbang pa lang kaming nakakalayo sa cabin nang mapalingon ako at nagulat ako nang makita kong may isang babaeng nakaitim na nakatayo sa pinto. Babalikan ko sana pero pagtingin ko uli, e wala na. Hindi ko na sinabi kay Sarah dahil baka matakot lang. Naglakad-lakad kami at in-enjoy ng husto yung lugar. Pero di mawala sa isip ko yung nakita kong babae doon. Kung sino man yun, hindi siya dapat nandoon dahil nirentahan ko yung cabin na yun. Sigurado naman akong hindi yun yung staff. Mag-aalas 6 nang makabalik kami ng cabin. Sumalubong sa amin ang dilim. Bago ko i-switch yung ilaw, ay nahagip ng mata ko yung parang figura ng tao na nakaupo sa sala. Nagtayuan ang balahibo ko pero lumiwanag eh. Wala naman ako nakita. Sigurado na akong may kababalaghan talaga sa cabin na yun at inisip ko nang umalis dahil baka kung ano pang sumunod na magpakita, lalo't kung doon pa kami nagstay ng magdamag. Kaya sa isip ko, tatapusin lang namin yung dinner na ipe-prepare ko tapos aayain ko na lang si Sarah mag-motel. Total may nakita akong malapit dun. Di bali nang lumaki ang gastos. Habang nagluluto ako ng special dinner namin, eh nagtatayuan yung balahibo ko. Kaya hindi ako magkandatuto sa pagluluto. Pakiramdam ko talaga ay may katabi ako doon. Kaya nanlalaki pati ang ulo ko. Konting tiis na lang.
Hindi ko na kaya kung matatagalan to. Kahit lalaki ako, eh hindi ko maiwasang hindi matakot. Kung ganito lang naman. Si Sarah, maliban nung umagang nakita kong natakot, eh hindi ko alam kung may nararamdaman. Ayoko kasing pag-usapan dahil baka ma-spoil ang celebration namin. Pero parang doon na din nga mapupunta. Nakahanda na ang dinner at tatawagin ko na si Sarah na kanina pa nagsasightseeing sa terrace at sige ng selfie doon. Tanaw kasi ang city lights nang bigla akong panlakihan ng mata dahil hindi lang si Sarah ang nakita kong nakatayo doon. May katabi siyang isang babaeng nakaitim na bestida at mahaba ang buhok. Natawag ko ang pangalan ni Sarah at sabay silang napalingon. Nagtaka si Sarah nang makita ang itsura ko habang yung babae ay blanco lang ang ekspresyon ng mukha. Nanginginig na itinuro ko kay Sarah ang babae pero hindi siya nakikita ni Sarah. Nilapitan niya ako at tinanong kung anong nangyayari sa akin. Pero hindi ko na nagawang makasagot at sa halip ay isang sigaw ang kumawala sa bibig ko nang makita kong biglang tumalon sa terrace ang babae. Habol ang paghinga na napaupo ako sa sofa habang nanlalaki ang mata at nanginginig ang buong katawan. Si Sarah naman ay natataranta at napaiyak na sa takot. Hindi dahil nakita niya ang nakita ko, kundi natakot sa nangyayari sa akin. Gusto niyang humingi na ng tulong sa mga staff na nasa taas pero pinigilan ko siya. Pilit kong kinalma ang sarili ko at sinabi kong uuwi na lang kako kami. Nagmamadali namang inayos ni Sarah ang mga gamit namin. Siya na ang nag-drive pa uwi dahil hindi pa ako makarecover. Hindi ko alam kung anong nangyari. Anong misteryo sa cabin house na yon? First time ko lang naranasan yon. Abot-abot ang paghingi ko ng sorry kay Sarah dahil nasira ang sanay masayang celebration namin ng Valentine's Day. Hindi ko akalain sa panahon natin ngayon ay may mga nag-e-exist pa din na mga kakaibang nilalang na kahit hindi mananakit sa atin ay nagbibigay pa din ng matinding kilabot na hindi mo gugustuhin paulit-ulit na maranasan. Ako po si Raydan. I-share ko po sa inyo yung naging karanasan ko at ng iba ko pang kaboardmate sa isang boarding house sa Manila. Isang hapong kakauwi ko lang galing sa review center. Pagpasok ko sa room namin sa third floor ay napahilata agad ako sa kama. Hindi ko magawang isara yung pinto sa sobrang pagod. Nakapikit lang ako pero gising pa ang diwa ko nang maramdaman kong may paparating. Napataas ako ng ulo para tignan kung sino yun at nagulat ako nang may isang matandang babaeng mahaba at puti na ang buhok na pumasok sa CR na nasa mismong gilid lang ng pinto ng room namin. Kinilabutan agad ako at napatakbo sa pinto para isara yun. Kung totoong tao yun na maaaring lola ng isa sa mga boardmates ko, eh bakit naman nakarating pa sa third floor? Ganoong may CR naman sa first floor na para sa mga bisita. Kung hindi naman tao, eh nakakatakot. Ang creepy kasi ng itsura. Kinakabahang nakiramdam ako sa likod ng pinto. Ako pa lang naman kako mag-isa dun dahil nasa school pa ang mga kasama ko. Naririnig ko ang lagaslas ng tubig sa CR. Maya-maya pa, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto namin at sumilip. Kasalukuyang nasa hagdan pababa yung galing ng CR. Kaya pating kayad akong dumukwang sa grills para silipin at laking gulat ko nang isang magandang babae yung nakita kong nakatapis ng tuwalya at papasok sa room ng mga taga second floor. Takang-takang napatingin ako sa pinanggalingan niyang CR at napasilip dun. Napaisip ako kung namalikmata lang ba ako. Pero malinaw sa isip ko yung itsura ng matandang pumasok doon. Nung gabing yon habang nagluluto kami ng dinner ng mga kasama ko, kinuwento ko sa kanila yung nakita ko. At syempre, kinantsawan lang ako kaya puro tawanan kami. Nang bigla na lang magsitahimik.
dahil padaan yung magandang babaeng nakita ko. Nagkanya-kanyang bati yung mga kasama ko habang ako, inakayuko at hindi makatingin. Tahimik na umiti lang yung babae at lumabas na ng gate. Nung dumating yung caretaker namin ay tinanong namin agad kung sino yung magandang bago. Napakunot yung noon ng caretaker at tinanong kung sinong maganda. May bago nga daw sa second floor pero hindi maganda. Sabay ngiwi niya. Kinantsawan tuloy namin at sinabihang ang taas ng standard sa maganda kasi para sa aming mga boys, maganda talaga yung babae. Pero ganun din ang sabi sa amin ng mga babaeng taga second floor na pinagtawanan pa kami na ano daw nangyari sa level of standards namin at maganda na sa amin ang ganoon. Kinabukasan, nagkasabay-sabay kami uli sa sala at tinawag ng caretaker para ipakilala dun sa bagong boarders na isang parapsychology student daw. At laking gulat namin nang ibang-ibang mukha yung humarap sa amin. Pasintabi po sa pamimintas pero wala talaga kaming makitang ganda sa kanya. Kaya lahat kaming mga boys ay palihim na nagkatinginan habang pare-parehong nagtatayuan ang mga balahibo. Pinauna naming makaalis yung babae. Tapos nun ay doon na kami nagkaroon ng pag-uusap-usap dahil hindi kami makapaniwala na iisang tao lang yung nakita namin at ipinakilala sa amin. Pero wala sa tipo ng caretaker namin ang magbibiro o gagawa ng kwento at iisa sila ng sinasabi ng mga karoom ng babae. Nang mga sumunod na araw ay patuloy kaming pinaranas ng mga kababalaghan ng babaeng yun na nakilala naming si Alora. Hindi siya nakikihalubilo sa amin, maging sa mga ka-roommate niya ay tahimik lang din daw. Pero kahit hindi niya kami ginagalaw o wala naman siyang masamang ginagawa, ay nagbibigay pa din yun ng matinding takot sa amin. Gaya na lang nung minsan na nakita daw siya ng kasama kong si Leo na lumulutang habang paakyat. Pero makarating sa tapat niya ay parang baliwala lang dito at nginitian lang siya habang halos manigas na siya sa takot. Si Rusty naman ay nakita daw siya sa anyo ng isang nakakatakot na lalaki. Maging ang mga babaeng kasama niya ay nakaranas din daw ng kababalaghan. Pero gaya sa amin ay hindi rin sila sabay-sabay nakakasaksi nito. Nakita raw ng isa na lumabas sa kwarto sa normal nitong anyo. Pero nang bumalik ay isa ng bata. Habang yung isa ay nakitang naglagos ito sa pinto palabas. Tapos ay nakita naman niyang nasa kama pala at nakahiga. Kaya napatakbo siya sa baba sa sobrang takot. At madami pang kung ano-anong kababalaghan na hindi namin kinaya. Kaya kinausap namin ang caretaker na mamili na kung sino sa amin nung mahiwagang babae na yon ang aalis. Pero nahuli na pala kami mga kapasta. Dahil nung araw na yon, bago namin siya kinausap, ay nakapagpaalam na pala ito sa kanya. At hindi lang niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Natapos na yung experimental study niya. Lahat kami ay naiwang gulong-gulo ang utak at hindi alam kung paano ipapaliwanag ang mga kakatwang karanasan namin na yun. Isang magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa channel na to. Itago nyo na lang ako sa pangalang Anton. Dating nurse sa Pinas at ngayon ay isang caregiver dito sa Canada. Hayaan yung ishare ko sa inyo ang isang masakit na pangyayari sa buhay ko na nag-iwan ng isang hindi ko makakalimutang karanasan. Si Cleofe ay girlfriend ko since high school. Pareho kaming nurse sa isang government hospital. Bali 8 years na kami nang mangyari yun. February, buwan ng mga puso. Isa sa pinakapaborito niyang okasyon. Kaya naman tuwing dumarating ang araw na yun e todo effort ako lagi sa paghahanda para mas lalong maging memorable sa kanya ang bawat Valentine's Day namin together. Kagaya na lang ng araw na yun, nagpa-reserve ako ng isang romantic candlelight dinner sa isang floating cottage overlooking sa lake.
Sinabihan ko siya na hindi ko siya susunduin at sa halip, iisang Grab taxi ang susundo at maghahatid sa kanya kung nasaan ako. Tinawanan pa nga niya ako at sinabihang maarte, pero alam kong kinikilig siya. So ayun nga, nakaprepare na lahat before 7. Nakabihis na din ako. Siya na lang ang hinihintay ko. Nag-turn off talaga ako ng mga messages at yung susundo lang sa kanya ang tanging kinakausap ko. Dahil nag-promise kami na sa date namin, eh walang pwedeng mang-estorbo. Maghintay ang kahit ano pa yan, kaya naipon lang lahat ng calls and messages sa cellphone ko. Nag-alala ako, nang biglang hindi ko na makontak yung susundo kay Cleofe. Pero nawalan din naman agad nang makita ko siyang papasok na sa restaurant. Napakaganda ni Cleofe nung gabing yun, suot ang red dress na regalo ko sa kanya. Pero napansin ko na parang hindi umaabot sa mata yung ngiti niya. Kaya nag-alala ako na baka hindi ko siya napasaya. Pero isang mahigpit na yakap ang sinagot niya sa akin na ipinagtaka ko. Hindi dahil first time niyang ginawa, kundi dahil may naramdaman akong kakaibang lamig sa yakap niya. Bumitaw ako at tinitigan ko siya pero umiwas siya, sabay abot ng regalo niya sa akin. Isang gold ring yun, yung gustong gusto kong bilhin. Pero syempre, hindi ako nagpatalo. Inilabas ko din yung regalo ko sa kanya na isa namang kwintas. Isinuot ko yun sa liig niya. At habang ginagawa ko yun, ibiglang nanlaki ang mata ko dahil nakita kong may dugo siya sa ulo. Nataranta ako pero pilit niya akong pinakalma. Hinipo niya ang ulo niya at ipinakita na wala namang dugo. Pero hindi ako mapakali. Kitang-kita ako talaga yung dugo. Dahil doon ay may kung anong tensyon ang umahon sa tiyan ko para akong masusuka na pinanlalamigan. Ganoon ako pag natetense. Nang siniguro niya sa akin na okay lang siya, ay saglit akong nagpaalam na pupunta muna sa CR at iniwan ko siya sa balsa. Paglabas ko ng CR ay naisipan kong buksan ang cellphone ko at halos sumabog na yon sa dami at sunod-sunod na chat at tawag. Sa dami ng tawag ay ang kapatid ni Cleofe ang napili kong sagutin at nabigla ako sa sinabi niya. Sinundo daw si Cleofe ng pinabok kong Grab pero hindi na daw ito makakarating sa date namin. Natawa ako sa sinabi niya at sinagot ko nang huwag mag-alala dahil nakarating ang kapatid niya at magkasama nga kako kami noong mga oras na yon. May ilang sandaling nawala ang kausap ko sa linya. Nang magsalita ito uli ay pagalit at hysterical na nakukuha ko pa daw magbiro. Paano daw mangyayaring kasama ko ang kapatid niya? Ganoong nabangga ang sinasakyan nito. Hindi na umabot ng buhay sa ospital at ngayon nga ay kasalukuyan nilang inihahatid sa morgue ng ospital. Ako naman ang natigagal sa sinabi niya. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone at nanginginig na tinakbo ko ang floating cottage kung saan ko iniwan si Cleofe. Wala ito doon. Para akong baliw na palingalinga sa ilalim ng mesa at sa paligid ng balsa. Nakikita pala ako ng waiter doon. Nilapitan nila ako at tinanong ko anong problema, kung anong hinahanap ko. Sinagot ko sila ng patanong kung nakita ba nilang lumabas yung kasama kong babae. Nagkatinginan yung dalawang waiter at sinabing wala naman silang nakitang babae na dumating doon. Mula daw ng pagdating ko ay ako lang mag-isa ang nandoon. Napikon ako at pinitsarahan ko pa ang waiter. Sinabi kong kakatapos nga lang namin kumain. Nasundan ko ng tingin ang tinitingnan ng waiter. At nagulat ako nang makita kong walang kabawas-bawas ang pagkaing nakalaan kay Cleofe. Parang sasabog ang ulo ko. Hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Kasama ko si Cleofe doon. Kumain kami. Natuwa siya sa sorpresa ko sa kanya at nagpalitan kami ng regalo. Naaalala ko yung regalo niyang relo sa akin
agad kong hinanap sa table. Pero hindi ko makita. Hindi ko alam kung paano ako nakarating ng ospital. Hawak ko na ang relong regalo ni Cleofe na nakuha daw ng kapatid niya sa bag niya at nakalatag na siya sa harap ko. Pero hindi ko pa din maipaliwanag ang lahat. Pero sa paglipas ng taon ay unti-unti akong nakamove on at natanggap na wala na talaga siya. Pero yung karanasan ko sa balsa noong Valentine's Day na yon ay hindi pa din maabot ng isip ko kung paano nangyari. Ako si Oswald, mga kapasta. Magandang araw po sa lahat. Itong ibabahagi ko, siguro hindi maniniwala ang iba. Pero totoong karanasan ko ito na nangyari may ilang taon na din ang nakakaraan. Nasa Marinduque pa ako noon at nagtatrabaho sa isang mining company. Isang gabing pauwi ako galing sa mining site. Binabagtas ko ang kahabaan ng gilid ng highway kung saan mas mabilis ang daan pauwi sa amin. Ginabi ako dahil hindi ako pinayagan agad ng foreman namin. Pero pinakiusapan ko, kailangan ko kasi talagang makauwi dahil anumang oras ay manganganak na ang misis ko at walang kasama sa bahay. Medyo kabado din ako dahil bukod sa bihirang bihira na may dumadaang sasakyan doon pag ganoong oras ay may kadiliman ang magkabilang gilid ng kalsada at halos walang bahayan doon at matataas pa ang mga talahib. Nakakailang hakbang pa lang ako nang may marinig akong kaluskos mula sa talahiban. Noon ay nasa parteng pakurbang daan na ako at sa bahaging yun ay medyo may hawan ng mga damo na tila dinaanan papasok. Napatigil ako saglit at nakiramdam sa paligid. Nang nawala ang kaluskos ay muli akong humakbang pero bigla din agad napatigil sabay atras nang may makita akong nakahiga sa damuhan. Tapos ay may isa pang lumitaw na hindi ko masyadong nabistahan. Pero parang kakaiba ang itsura. Hinila nito sa paa ang taong nakahandusay at bahagyang ikinubli sa damuhan. Agad akong naghanap na mapagtataguan. Sumiksik ako sa likod ng malaking puno at mula doon ay tanaw ko yung dalawang tao. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Gusto kong tumakbo palayo pero siguradong makikita ako nung tao at baka madamay pa ako. Sa itsura pa lang ay alam kong may masamang nangyari doon sa taong nakahiga at siguradong yung humila ang may gawa. Sa isip ko ay hihintayin ko na lang na makaalis yung isang tao bago ako lumabas doon. Mahirap nang madamay. Kaya halos hindi ako humihinga sa takot na baka maramdaman niya ako. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko na sumilip at nagimbal ako sa nakita ko. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay nakita ko ang makapanindig balahibong eksenang yon. Nakaupo sa tapat ng nakahigang tao yung humila sa kanya at tila may isinusubo na dinudukot niya doon sa katawan ng nakahandusay. At nakumpirma ko na lamang loob yun ng lalaking patay na. Nanlalaki ang mata ko at nangingilabot sa nasasaksihan ko. Napapaduwal ako, lalo na nang makita kong puro dugo ang bibig at halos mamuwala na sa pagnguya yung lalaki na nakakasindakang itsura. Maitim na malaki ang tenga at nanlilisik na matang pulang pula. Mabalahibo din ang muka at matutulis ang pangil. Isang aswang. Lalo akong nagpakasiksik sa pinagtataguan ko. Nakiramdam ako at nang muli akong sumilip ay halos mapaihi ako sa takot dahil tila nakikiramdam din ang aswang at palingalinga. Maya-maya ay naramdaman kong lumakad na palabas ng talahiban ng aswang. Dahan-dahan akong sumilip at nakita ko ang pagbabago ng anyo niya. Bumalik sa pagiging normal na tao. Hindi pamilyar ang mukha niya. Mukhang hindi taga roon. Habang lumalakad dito palayo, ay bigla namang naging aso.
hanggang sa tuluyan ang nawala sa paningin ko. Pero kahit matagal nang nakaalis ang aswang, ay hindi ko pa din magawang makaalis sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwalang nakasaksi ako ng isang krimen. Krimen na gawa ng isang aswang. Hindi ko alam ang gagawin ko, kung lalapitan ko ba yung biktima na kahit sa malayo ay naduduwal akong makita ang winakwak na katawan niya at inalisa ng lamang loob. Pero mas nanaig sa akin ang takot na baka madamay ako o ako pa ang mapagbintangan. Kaya nang masiguro kong wala na talaga ang aswang at walang ibang tao doon, ay dali-dali akong lumayo sa lugar na yon. Kinabukasan, malaking balita sa buong barangay namin ang pagkatagpo sa bangkay ng lalaki sa talahiban. Hindi ko na nagawang makiusyoso dahil ng oras na yon ay kasalukuyan ang pinapanganak ng isang kumadrona ang misis ko na mas napaaga pa ang panganganak nang sinabi ko ang nangyari. Sa takot ng asawa ko ay nakiusap siya na doon na lang muna kami sa mga magulang niya sa kabilang bayan pansamantalang tumuloy para daw may kasama sila. Umayag naman ako dahil yun din talaga ang binabala ko para masiguro ang kaligtasan ng mag-ina ko. Hanggang sa lumipas sa maraming taon ay nanatiling tikom ang bibig ko sa nasaksihan ko. Iniisip ko kasi na baka wala din namang maniwala sa akin. Lalo't may nagsasabi man na gawa yun ng isang aswang, eh mas nanaig ang bersyon ng mga pulis na kagagawan yun ng isang taong lango sa ipinagbabawal na gamot. Magandang araw po sa lahat. Kumusta po kayo mga kapasta? Ako po si Gaspar, isang truck driver at matandang binata. Tuwing darating ang Valentine's Day, eh hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit sa mga kasamahan ko sa trabaho na may mga nakakasama sa araw na yon. Nalipasan na kasi ako ng panahon dahil sa kakaintindi ko sa mga kapatid ko. Pero okay lang naman yun sa akin. Yun nga lang, minsan naiisip ko din na masarap siguro sa pakiramdam na may minamahal at nagmamahal sa'yo. Eh dahil wala akong chika babes, ginugol ko na lang yung oras ko sa pag-inom. Nagpunta ako sa isang bar. Kaso mali yata ang desisyon ko dahil pagdating ko dun, eh madami din palang lovebirds dun. Buti na lang, mukhang magkakadate din ako sa gabing yun. Dahil napansin ko na may isang babaeng tingin ang tingin sa akin pagpasok ko pa lang. Kagaya ko, eh nagsusulo din siya sa isang table. At kagaya ko din, eh mukhang may edad na. Choosy pa ba ako? Eh importante, may makakasama din akong mag-celebrate ng araw ng mga puso. Kaya nilapitan ko yung babae at nagpakilala. Tapos sinaya ko na sa table ko. Sumama naman. Usap kami. Kwentuhan. Napansin ko na medyo mailap yung mga mata niya. Parang di siya makatingin ng tuwid sa akin. Kaya pilit kong hinuhuli yung tingin niya. At nang matsyempuhan ko, tinitigan ko sa mata. Maganda ang mata niya. Malaking bilugan at maamo. Pero nagulat at nakaramdam ako ng bahagyang kilabot nang makita kong baligtad yung refleksyon ko sa mata niya. May naaalala ako doon. Alam ko, may ibig sabihin yun eh. Nalimutan ko lang kung ano. Hindi ko nalang pinansin dahil baka namalikmata lang ako. Palalim na ang gabi, pero hindi pa ako makaporma sa katable ko. Hindi ko alam kung mahiyain ba o ano. Masyado kasing seryoso. Ako, parang nalalasing na. Pero siya, poise na poise pa. Ayokong sayangin yung pagkakataon. Ayoko ng matagal na ligaw-ligaw kasi hindi naman ako marunong noon at hindi naman na kami bata. Naghahanda na ako noon ng magandang diskarte pero pagharap ko sa kanya, ibigla akong napamulagat. Gumapang yung kilabot sa katawan ko nang maging isang matandang hukluban. Halos kuba na, may mahabang puting buhok, mabalasik na mukha at matutulis na kuko yung babaeng kaharap ko. Nanayo ang balahibo ko
Nahigit ko ang paghinga ko at napaunat ng upo. Napakurap ako at kinusot-kusot ang mata. Maya-maya ay bumalik naman din sa normal ang itsura ng babae. Napailing ako. Guni-guni ko lang siguro yun. Lasing na ata ako. Pagtingin ko ulit sa babae ay titig na titig siya sa akin at nagulat ako nang bigla akong dukwangin. Malapit na malapit ang mukha niya sa akin at halos langhap ko na ang hininga niya. Tinanong niya kung anong nangyayari sa akin. Sabi ko, wala naman. Tapos nun, parang nakaramdam ako ng matinding hilo na nasusuka. Alam kong hindi pa ako ganun kalasing pero umiikot na ang tingin ko sa paligid. Pati sa mga tao ay nag-iiba ang tingin ko. Ipinilig-pilig ko ang ulo ko. Tapos ay nagpaalam ako sa kanya na maghihilamos lang sa banyo. Bago ako tuluyang makapasok sa pinto ng CR ay lumingon ako sa kanya. At ganoon na lang ang gulat ko nang naging matandang hukluban ulit ang itsura niya. Nagmamadali akong pumasok sa CR at sumuka. Tapos ay naghilamos. Medyo nahimasmasan na ako. Pumuwesto ako sa pinto at pasimple akong sumilip sa gawin ng mesa namin. Pero bigla siyang nawala. Naisip ko na parang hindi magandang ituloy ko pa ang pakikipag-usap sa babae na may sa maligno ata. Kaya balak kong tumalilis na. Tinawag ako ng waiter na malapit sa akin. Binayaran ko na ang bill at kinunsaba na wag sabihin na iniwan ko na siya. Doon ako sa may exit sa likod dadaan. Pero nagulat ako nang pagbukas ko ay may napakalaking aso na bigla na lang lumitaw doon. Itim na itim na may mapupulang mata at matutulis na pangil. Naglalaway din ito. Nagtayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan sa sobrang kilabot. Dahan-dahan akong umatras papasok sa loob. Nagtangkang sumunod ang aso pero napakaswerte ko dahil may pulis sa likod ko at nakita niyang hindi normal na aso yon, kaya pinaputukan. Pero hindi naman pinatamaan yung aso na kumaripas ng takbo. Muntik na ako doon. Kaya mula noon, pinangako ko sa sarili ko na hindi na uli ako maghahanap ng ka-Valentina ko. Di bali nang walang kadate. Kesa naman, may kadate ka nga. Aswang naman. Ako si Jet, mga kapasta. Nung maliliit pa kami, madalas kaming kwentuhan ni Lola Metring ng mga kwentong katatakutan sa tuwing nag-iipon-ipon kaming magpipinsan sa malaking bahay nila ni Lolo Pablo. Sa amin yatang lahat ay ako lang ang bukod tanging hindi naniniwala sa mga kwento ni Lola at madalas ay nagtatawa pa at binabara siya. Likas kasi akong pasaway at sutil. Pag ganoon ay habol-habol agad ako ni Lola Metring ng yantok at pinapaalis doon sa umpukan. Hanggang sa magsilaki kami ay dala pa din ng mga pinsan ko ang paniniwala sa mga kwento ni Lola. Kahit na niisa sa kanila ay hindi pa naman nakakaranas ng kahit ano sa mga kwentong yun. Kaya wala ring tigil ang pangangantsaw ko sa kanila dahil hindi talaga ako naniniwala sa kahit anong multo, tiyanak, lalo na sa aswang na yan na para sa akin ay isang kalokohan lang. Nasa huling taon na ako ng college noon. Pinapunta kaming lahat sa bahay ni Lola dahil nagdedelikado na daw ito kaya agad akong umuwi ng Quezon. Matapos ko siyang kumustahin ay lumabas ako para magsigarilyo at sumagap ng sariwang hangin para na din maglabas ng bigat ng dibdib. Kahit naman kasi sutil ako ay mahal na mahal ko ang lola ko at magkasundo naman kami sa lahat ng bagay maliban nga lang sa mga paniniwala niya sa mga paranormal creatures. Nakaupo ako noon sa likod ng pickup ko na nakaparada sa harap ng bahay ni Lola. Habang humihit-hit ay nakaramdam ako ng biglang pananayo ng balahibo na sinunda ng panlalaki ng ulo ko sa hindi ko malamang dahilan. Tapos ay may narinig akong lagitik ng sanga. Yung tunog na parang naapakan nito. Napatayo ako at nagpalingalinga. Pero wala naman akong nakitang ibang tao.
Papasok na sana ako nang makita kong biglang tumakbo patungo sa direksyon ko ang isa sa mga aso ni Lola na nadaanan kong malungkot na nakahiga sa terrace ng bahay. Galit na ito sa pagtahol habang nangangalisag ang mga balahibo at tayong-tayo ang buntot. Matapang itong sumusugod tapos ay parang takot na takot namang biglang aatras. Parang may kung ano itong nakikita sa taas ng puno sa tapat ng bintana ng kwarto ni Lola. Kaya napatingala ako sa tinitignan niya. At ganoon na lang ang pagkagimbal ko nang makita ko ang isang maitim na figura na hindi ko alam kung tao o hayop. Nakaupo ito na parang unggoy sa sanga. Mapupula ang nanglilisik na mata at mahaba ang itim na dila na pilit isinusuot sa bahagya lang na nakabukas na bintana. Nanindig lahat ng balahibo ko at may ilang sandaling nanigas ako sa kinatatayuan ko. Naaalala ko ang isang kwento noon ni Lola tungkol sa aswang na nag-aabang daw sa may mga sakit at kinukuha ang kaluluwa nito, kaya napapaaga ang pagkamatay. Sa pagkaalala ko kay Lola, ay bigla akong natauhan. Nakadampot ako ng bato at ubod lakas kong ibinato sa aswang na nasa puno bago nagtatakbong umakyat sa bahay habang sumisigaw. Pagpasok ko sa kwarto ni Lola ay humahangos na isinara ko ang mga bintana. Pagharap ko sa kanila ay saka ko lang napansin na nag-iiyakan na pala sina mama, tita at ibang pinsan ko na nandoon. Wala na daw si Lola. Nanghihinang napaupo na lang ako at napaluha. Nahuli na pala ako. Hanggang sa huli ay pinatunayan sa akin ni Lola Metring na totoo ang mga kwento niya. Kumusta po mga kapasta? Ako nga pala si Oscar na taga Isabela. Malapit na ang Valentine's Day at sa tuwing darating ang araw na ito, hindi ko maiwasang maalala yung nangyaring kakatuwa noon sa akin sa mismong araw ng mga puso. May ilang taon na kaming kasal ng misis ko noon pero hindi pa din kami nagkakaanak. Lagi akong tampula ng kantsawa ng mga tropa ko. Dahil doon, nawalan ako ng gana sa asawa ko, kaya palagi na lang kami nag-aaway. At sa tuwing nag-aaway kami, yung bakanting bahay nila nanay at tatay ang takbuhan ko. Gaya nung araw na yun, na-bad trip ako kay Emily, kaya nilayasan ko na naman. Nagagalit naman ang ate ko, kung nabubuhay lang daw ang tatay ko, siguradong magagalit yun sa ginagawa ko sa asawa ko. Naaalala ko nung parehong bago sila mawala ni nanay. Ang laging bilin nila sa amin ng ate ko, lalo na sa akin, ay mahalin at pangalagaan ang pamilya. Anong pamilya ang aalagaan ko? Hindi nga ako mabigyan ng anak ng asawa ko. Walang anak, di binata pa din ako. Yan ang mindset ko noon kaya nagpatuloy ako sa pagiging masama at irresponsableng asawa. Nung araw na yun, nagtawag pa ako ng tropa. Inuman to damak sa bahay ng tatay ko. Wala akong pakialam sa iniwan kong asawa. Hating gabi na nang matapos ang inuman namin, doon ko pinatulog yung nireto sa aking chicks ng tropa ko. Bandang madaling araw na noon, naalimpungatan ako nang makarinig ako ng tumutugtog sa sala. Parang may nagbukas ng lumang radyo kaset nila tatay. Ang alam ko, sira na yun at ayaw lang idispatcha ni ate bilang alaala daw nila tatay. Sino naman ang magpapatugtog noon ng ganong 10 oras ng gabi? At kami lang din naman ng kasama kong chicks na natutulog na sa kalasingan ang tao doon. Pupungas-pungas na bumangon ako para tignan kung sino ang nagpapatugtog. Habang palabas ako ng kwarto, ay nanuot sa tenga ko ang lumang tugtog na yun at bigla akong natigilan nang malinaw kong madinig yun. Misty ni Johnny Mathis. Team song yun nila nanay at tatay. Medyo nawala ang kalasingan ko. Sigurado akong sasala
Sa lumang kaset nila galing ang tugtog. Sino ang nagpapatugtog nun? Isang makapanindig balahibong eksena ang sumagot sa tanong ko. Nang mabungaran ko sa sala sina nanay at tatay na magkayakap habang sweet na nagsasayaw sa saliw ng kanta ni Johnny Mathis. Napaawang ang bibig ko at pinanlakihan ng mata na kinusot-kusot ko pa para siguraduhin totoo ang nakikita ko. Pero totoong nasa harap ko sila. Ramdam ko yung panlalamig at pangangatal ng katawan ko. Hindi ako makagalaw. Parang itinulos na lang ako sa pagkakatayo habang pinapanood sila. Habang pinagmamasdan sila ay nawala ang takot ko at napalitan ng lungkot. Parang may kumurot sa puso ko sa isiping hanggang sa kabilang buhay ay nagmamahalan pa din sila. Nagpatuloy lang sila sa pagsasayaw habang paulit-ulit na kumakanta si Johnny Mathis. Maya-maya ay napangiti ako nang makita ko na may iniabot na bouquet ng roses si tatay kay nanay. Ibang klase talaga ang kaswitan ng tatay ko. Noon ko naalala na Valentine's Day pala nung araw na yon at anniversary din nila. Hindi ko na malaya na napaluha na pala ako habang nakatingin sa kanila. Naalala ko bigla ang asawa ko. Birthday nga din pala niya noon. Pero nandoon ako at kasama ang ibang babae habang siya ay mag-isa lang at siguradong nasasaktan. May kung anong pumitik sa dibdib ko ng mga oras na yon. Magtingin ko kina nanay at tatay ay magkayakap na nakaharap na sila sa akin. Nakangiti at tatangu-tangu si tatay na para bang alam niya ang nasa loob ko ng mga oras na yon. Tapos kumaway na sila at sabay na nawala sa paningin ko. Biglang bangon ako habang habol ang hininga. Panaginip lang pala. Napaisip ako kung anong ibig sabihin ng pagpapakita ng magulang ko sa akin sa panaginip. Napatingin ako sa katabi ko at naiiling na napahilamos na lang ako sa mukha. Dali-dali akong bumangon at nagbihis. Uuwi na ako sa asawa ko. Naisip kong ibibilin ko na lang sa ate ko na paalisin na ang babae pagkagising nito. Palabas na ako ng pinto nang mapasecond look ako sa gawin ng mesa kung saan nakapatong ang kaset ni tatay. Napabalik ako doon at laking gulat ko nang makita kong nakapatong doon ang kaset tape ng mga kanta ni Johnny Mathis na matagal nang nakatago. Pero ang higit na nakapagpatayo ng balahibo ko ay ang kumpol ng rosas sa tabi. Kumusta po kayo mga kapasta? Ako si Hiner na taga Romblon. May karanasan akong gustong ibahagi sa inyo. Matagal na yung nangyari. Binata pa lang ako noon. Ngayon kasi may edad na ako at marami na nga po. Meron akong nililigawan noon. Doon din sa probinsya namin. Si Tessa. Maganda siya at morena. Napakaamo ng muka. Yung tipong lilingunin talaga ng mga kalalakihan. Taga-kabilang bayan siya at napadpad lang sa lugar namin. Solo na siyang namumuhay dahil namatay daw sa aksidente ang mga magulang niya at nag-iisa lang siyang anak. Nagtitinda siya ng isda sa palengke bilang pambuhay sa sarili niya. Matagal-tagal ko na din siyang nililigawan pero nananatiling mailap si Tessa. Hindi lang naman sa akin kundi sa lahat ng nanliligaw sa kanya. Sumuko na nga sila at ako na lang ang natitira. Pursigido kasi ako kahit ilang beses na niya akong tinapat na wala siyang interes na makipagnobyo. Mahal ko kasi talaga siya, kaya nagtsatsaga ako. Noong mga panahong yon mga kapasta, ay may napapabalitang may gumagala daw na aswang sa lugar namin. Hindi ko gustong maniwala sa mga ganoon, pero hindi ko din kasi mahanapan ng sagot yung sunod-sunod na pagkakatagpo sa mga bangkay na wakwak ang dibdib at tiyan at nawawala ang mga laman loob. Kaya mas lalo akong nag-aalala kay Tessa dahil alam kong mag-isa lang siya sa bahay niya. Isang gabi, patulog na sana ako nang biglang may magkagulo sa labas. Pagsilip ko,
ay nakita ko ang ilang kalalakihan na may hinahabol. Nakita daw nila ang aswang. Patungo sila sa direksyon ng bahay ni Tessa, kaya bigla akong napasunod. Pero lumagpas yung mga lalaki doon. Kinatok ko si Tessa pero walang sumasagot. At nagtaka ako nang makita kong bukas ang pinto. Nangahas akong pumasok dahil nag-aalala ako pero wala si Tessa doon. May ilang sandali akong nagbantay at naghintay sa kanya hanggang sa umuwi na lang din ako. Nadaanan pa ako doon ng mga humahabol sa aswang daw at sinabi nila ay natamaan nila yung balikat kaya sigurado daw na may sugat ito. Papasok na ako sa bahay nang may marinig akong kumakalusko sa may likod bahay kung saan nandoon ang kuprahan namin. Sigurado akong hindi sina nanay at tatay yun dahil maaga pa lang ay himbing na silang natutulog. Kinabahan ako kaya humawak agad ako ng itak pagpunta ko doon. At ganun na lang ang gulat ko nang mula sa likod ng bunto ng mga kopra ay tumambad sa akin ang duguan at hubad na katawan ni Tessa. Takot na napasiksik sa sulok si Tessa at hindi malaman kung paano ikukubli ang hubad na katawan habang ako naman inatutulala at parang itinulos sa pagkakatayo. Hindi ko alam noon kung ano ang iisipin at mararamdaman ko. Ang alam ko ay naninindig ang balahibo ko sa takot o sa pagkagimbal dahil sa itsura ni Tessa noong mga oras na yon ay sigurado akong siya ang hinahabol ng mga lalaki at sinasabing aswang na kinumpirma naman niya nang magmakaawa siyang huwag ko siyang ituturo. Hindi ako makapaniwalang yung babaeng mahal ko ay nakapatay at kumakain ng laman loob ng tao. Parang gusto kong maduwal sa isiping yon. Pero nang makita ko ang mukha ni Tessa na luhaan at nagmamakaawa, ay nahirapan akong magdesisyon. Nanghihinang nabitawan ko na lang ang hawak kong itak. Si Tessa ay nanghihina din na tumayo, hawak ang duguang balikat. Nagpasalamat siya sa akin at lumakad na palayo hanggang sa tuluyang nawala sa dilim. Mula noon ay natigil na ang mga balibalita tungkol sa aswang maging ang pagkatagpo sa mga bangkay na wakwak ang dibdib. At mula din noon mga kapasta ay hindi ko na ulit nakita pa si Tessa, ang mahal kong aswang. Hello sa inyo mga kapasta kong avid listener sa channel na to. Ako nga pala si Bong. Malapit na ang araw ng mga puso. Kung yung iba ay kinikilig sa tuwing dadating ang araw na to, ako naman, ikilabot ang nararamdaman. Bumabalik kasi sa isip ko yung nakakakilabot na naranasan ko noong Valentine's Day. May 3 taon na ang nakakaraan. Isa akong hamak na tindero. Kung ano ang uso o napapanahon, basta legal, kahit maliit lang ang kita, yun ang tinitinda ko. Gaya na lang nung araw ng mga puso, syempre uso ang mga bulaklak, kaya yun ang tinda ko. Bandang hapon, nang pumuwesto ako sa malaking parke sa harap ng City Hall. Gaya ng inaasahan ko, madaming tao sa park dahil na rin sa itinayong tiyanggi doon. Madami ding lovebirds, mga couple, magjowa, magkabit, meron ding magpapamilya at magtutropa. Nilibot ko ang buong parke para makabenta. Lumipas ang mga oras at habang lumalalim ang gabi, pakunti na din ang mga magpartner na naiiwan dun sa park. Medyo maganda-ganda na din ang kita ko. Iilang piraso na lang ang natira. Kaya humanap na ako ng mabibiling pagkain. Nakaramdam na din kasi ako ng gutom noon. Bumili lang ako ng burger at soft drinks, tapos ay naghanap ng mauupuan. Sa bandang dulo, malayo sa karamihan ako nakakita ng mauupuan. Ayos lang din naman, masakit kasi sa mata ko yung mga nakikita akong naglalambingan. Palibhasa kasi wala akong kalambingan. Kasalukuyan akong kumakain nang mapahinto ako sa pagkagat ng burger. May naulinigan kasi akong parang umiiyak na babae.
Bigla ako napatayo at hinanap kung saan ang gagaling yun. Nakita ko na may nakatayong babae sa likod ng puno. Nakatalikod ito sa park at nakaharap naman sa highway. Nakabistida ng pula. Mahaba ang buhok na tinatangay-tangay ng hangin. Nakatakip ang dalawang kamay niya sa mukha habang sigi ang iyak. Kaya hindi ko makita ang mukha. Akala ko ay masosolo ko na yung pwesto. Bala ko pa naman sanang ilatag sa bench ang katawan ko. Aalis na lang sana ako pero bigla akong napaisip na baka kailangan ng babae ng tulong kasi mag-isa lang siya dun at umiiyak pa. Nag-aalangan ako pero sinubukan ko pa din kunin ang atensyon niya. Tinawag ko siyang miss pero walang sagot. Inulit ko ang pagtawag at tinanong kung kailangan ba niya ng tulong. Hindi pa din kumibo ang babae na sige pa din sa pag-iyak. Sa isip ko, bahala nga siya kung ayaw niya makipag-usap. Tatalikod na sana ako. Nang bigla naman siyang humarap at tumingin sa akin. Maganda pala ang babae pero kapansin-pansin ang putla nito. Lumapit ito sa bench at naupo. Nahiya naman akong tumabi. Kaya inalok ko na lang ng isa sa dalawang burger na binili ko. Pero umiling lang siya. Sunod kong ibinigay ang tatlong piraso ng rosas na natira sa tinda ko. Napatingin siya dito ng ilang sandali bago tinanggap. Tinanong ko kung anong ginagawa niya sa sulok na yon. Bakit ka ako siya umiiyak at nag-iisa? Matagal bago sumagot ang babae. Umurong siya ng upo. Tanda nang gusto niyang maupo ako sa tabi niya. Kaya umupo naman ako. At nagsimula siyang magkwento. Sa totoo lang, madami siyang sinasabi. Pero halos wala naman akong maintindihan. Dahil bukod sa iyak siya ng iyak, nakapokus ako sa mukha niya. Gandang-ganda ako sa kanya. Pero parang may kakaiba dito na hindi ko matukoy kung ano. Ang tanging naiintindihan ko sa kwento niya ay may boyfriend siya na iniwan siya at ipinagpalit sa iba. Nahuli niya ito sa mismong araw ng mga puso na dapat ay sila ang magkasama. Kaya binalak niyang magpakamatay. Napapalatak ako at sinabi kong, "Aba, wag naman at lalaki lang yun. Sayang ang buhay mo. Maganda ka pa naman kako." Tumingin siya sa akin ng pormalang mukha sabay sabing, "Kaso daw, ay nangyari na." Napatingin ako sa kanya. Naguluhan ako. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin pero hindi na uli ito sumagot. Ako naman ang nagkwento sa kanya para malibang siya pero parang hindi naman siya interesado. Habang nakatingin ako sa mga taong unti-unti nang nag-uuwian dahil lampas hating gabi na din noon, narinig ko na lang siya na nagpapasalamat sa mga bulaklak na binigay. Di pa man ako sumasagot ng walang anuman. Pagharap ko sa kanya, ay wala na siya doon. Napatayo at napaikot ako sa likod ng puno para hanapin siya. Pero bigla na lang talaga itong nawala. Kakamot-kamot na umalis na din ako doon. Kinabukasan pagbalik ko sa park, isang balita ang yumanig sa akin. Usap-usapan doon ang pagpapakamatay daw ng isang babaeng nakatira di kalayuan sa park na yon. Umaga pa daw nang matagpo ang walang malay sa sahig ang babae at hapon nang madeklara itong patay na. Nag-overdose daw sa pills. Ayon pa sa kwento, ay di dumatanggap ng babae na mismong araw pa ng mga puso niya natuklasan na matagal na pala siyang niloloko ng lalaki. Napahumindig ako. Pamilyar sa akin ang kwento. Tinanong ko kung anong itsura ng babae at nanlamig ako ng tumugma yun sa babaeng kausap ko nung gabi sa park. Para makasiguro ay pasimple akong nakisuyo sa burol nito na sinadya kong alamin kung saan. At ganoon na lang ang kilabot na lumukob sa akin nang makumpirma kong iyon nga yung babaeng nakausap ko sa park. Hindi ko na kinaya ang pananayo ng balahibo ko kaya dali-dali akong lumabas doon. Hindi ako makapaniwala na nakakausap ako ng isang multo. Minsan na nga lang may makasamang magandang babae sa mismong araw ng Valentine's Day. Multo pa. May naramdaman akong lungkot at panghihinayang.
Ganun pa man, iipinagdasal ko na lang ang kaluluwa niya na nalaman kong Angeline ang pangalan. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. May isang pangyayari sa buhay ko noon na hindi ko makalimutan at gusto kong ibahagi sa inyo. Ako po si Iking, mga kapasta. Nangyari po yun sa probinsya namin sa Iloilo. Gabi yun, naglalakad akong mag-isa sa gitna ng mabatong kalsada pauwi sa bahay namin. Galing ako sa isang kasiyahan. Hindi pa sana ako uuwi pero palalim na ang gabi at siguradong tatalakan na naman ako ng misis ko. At isa pa, ay medyo naparami na din ang inom ko at ayoko namang gumapang ako pa uwi. Habang naglalakad sa may kadiliman ng lugar na yon na puro puno ang paligid, ay naramdaman ko na parang may mga yabag na sumusunod sa akin. At nakita ko din sa sulok ng mata ko na may anino, pero hindi ko mawari kung tao dahil sa hugis nito. Kinabahan ako at nilakihan ng mga hakbang pero hindi nawala ang mga yabag at anino na talagang sinusundan ako. Kaya lakas loob na nilingon ko ito. At laking gulat ko nang isang malaking asong itim ang tumambad sa akin. Agad akong pinanindigan ng balahibo dahil hindi ordinaryo ang laki niya. Lalo na ang itsura na mapula ang mata at matutulis ang pangil. Pero kaiba sa mga napapanood o nakikita natin, hindi mabalasik ang anyo nito. Hindi sumisingasing na tila nakahandang manlapa. Tumigil siya sa paglalakad nang lumingon ako at tahimik na umupo sa gitna ng kalsada. Pero dahil buo sa isip ko na isa siyang aswang, humanap ako ng maipanlalaban. Nakadampot ako ng malaking bato at iniumang ko yun sa kanya habang humahakbang ng paatras. Pero sa pagtataka ko, ay umatras din ang aso bago tumalikod at lumakad palayo. Nagtataka man, ay hindi ko napinansin at lakad takbong tinuloy ko ang paglalakad habang palingalinga sa paligid. Hanggang nagulat na lang ako sa biglang paglitaw ng isang lalaki sa harap ko. Hindi ko kilala. Pero sa porma, ay halatang lasing din at may dala itong kutsilyo na agad iniumang sa akin. Ibigay ko daw ang pera ko kung ayaw kong masaktan. Lumakas ang kabog ng dibdib ko habang nagpapalingalinga sa paligid. Walang katao-tao, kahit may mangilan-ngilan ng kabahayan sa gawing yun. Nagtatalo ang isip ko kung ibibigay ko ang wallet ko na naglalaman ng buong sahod ko o lalaban sa lalaking yun. Nainip yata ang lalaki kaya bigla akong inundayan ng saksak. Mabuti na lang at mabilis akong nakaiwas. Tapos ay nagulat na lang ako nang mula sa kung saan ay may isang malaking itim na aso na biglang dumamba sa lalaki. Sa lakas ay natumba ito at nakubabawa ng aso na agad siyang pinagsasakmal. Yun yung asong sumusunod sa akin. Imbis na tumakbo, ay natulalang napatingin na lang ako habang nilalapa nung asong yun yung lalaki na nanghuhold up sa akin. Hanggang sa siguro sa takot, ay nawala ng malay yung lalaki. Nang balingan ako ng tingin ng aso na nakita akong nadaplisan din pala ng kutsilyo, ay noon ako parang natauhan. Nanginginig na napaatras ako dahil kung noong sumusunod siya sa akin ay kalmado lang siya. Nung oras na yon, ay litaw na litaw ang mga pangil nito at nanlilisik ang mapupulang mata. Pero sa pagtataka ko ay biglang lumambot ang anyo nito at tila sumenyas na pinapaalis na ako. Nang makabawi ay nagtatakbo na ako palayo sa lugar na yon habang naiwang nakabulagta yung lalaking nilapa niya na sa tingin ko naman ay buhay pa. Habang tumatakbo ay napalingon ako doon at bigla ako napatigil nang makita kong nawala na yung malaking aso at sa halip ay isang lalaking nakahubad na ang nakatayo doon na hawak ang duguang dibdib. At ganoon na lang ang pagkasindak ko nang makilala ko ito, si Dolfo, yung kumpare ko.
Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi ko lubos maisip na may itinatago pala siyang madilim na sikreto. Mabuting tao si Dolfo sa pagkakakilala ko. Wala siyang kahit sinong kaaway at matulungin din. Minsan ay natulungan ko siya nang dalhin ko sa ospital ang mag-ina niya na naaksidente. At ako na din ang nagbaya dahil walang wala siya noon. Tinatanaw daw niyang malaking utang na loob yun at balang araw daw ay makakabayad din siya sa akin. Pero hindi ko inakala na sa ganoong paraan. Pero ganun pa man ay ipinagpapasalamat ko yun dahil iniligtas din niya ako sa kapahamakan. Buhay naman ang lalaking nilapa niya at wala naman akong kahit anong nababalitaan na may mga natatagpuan doong mga bangkay na wakwak ang dibdib na aswang ang dahilan. Kaya sigurado naman akong hindi siya yung tipo ng aswang na pumapatay at kumakain ng tao. Kaya inilihim ko ang kanyang sikreto. Kahit pag nagkikita kami at nag-uusap, ay hindi ko ipinapaalam sa kanya na alam ko ang totoo niyang pagkatao. Ang mahalaga ay hindi siya basta nananakit ng mga inosenteng tao. Hanggang sa nawalan na ako ng balita sa kanya nang lumipat na ako dito sa Maynila.